pinagdadaanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. Pagpalang umaga, ang aking pagbati po muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan, ating mga tagapakinig dito po sa ating programang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan po tayo sa talapihitan ng inyong radyo, 1116 kHz, DXAS, your community radio dito po sa siyudad ng Zamboanga. At syempre naka-livestream din tayo sa FB at sa ating Radio Garden app. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong ito na muli niyo po kaming makasama. Ako pong muli ang inyong kaibigang Hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing every gising is a blessing. Talagang patuloy nating sasabihin yan sa bawat umaga dahil alam naman natin nasa pagbangon pa lang natin sa araw na ito, kasama natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng hininga, libreng libre, walang bayad. Ang sinabi lang ng Diyos, lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Yun lamang po ang hinahanap niya sa atin. Nawa po ay maalala po natin na merong Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay sa bawat araw. Isang bagong umaga ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya't patuloy tayong magalak at magdiwang, magpuri sa ating Diyos. Ngayong umaga, muli po tayo magsasama-sama. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, hinihikayat ko na magtiwala ka, minamahal ka ng Diyos. At pwede mong i-text ang iyong prayer request, pagsaluhan natin, ipanalangin natin. Text lang sa 0916-296-6625 o kaya naman dito sa chat box ng live stream natin sa FB. Sama-sama po tayong lalapit ngayon sa ating Diyos. Handa na po ba kayo? At nawa ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Halina't magsimula na po tayo sa maikling pagbubulay muna sa mga salita ng Diyos. Pinagbubulayan natin ang aklat ng Galacia, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 24. Babasahin ko na lamang yung dalawang talata, 15 at 16. Okay? Samahan niyo po akong basahin Galacia, Kapitulo 1, talatang 15 at 16. Subalit, ayon sa kagandahang loob ng Diyos,
ay hinirang niya akong maglingkod sa kanya bago pa ako isinilang. At nang ninarapat na niyang ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hentil, hindi ako sumangguni kanino man. Totoo nga pong ang dahil ang kaligtasan ay biyaya nga ng Diyos, ito po ay gawa ng Diyos at hindi po dahil sa gawa ng tao. Okay? Malinaw po ito sa ating nababasa ngayon. Ngunit may layo din po ang Diyos kung bakit tayo iniligtas, no? Upang gumawa tayo para sa kanyang karangalan sa ibang tao. Okay? Ano nga po ba yung layunin? Bakit? Kung bakit nga tinawag si Pablo? Sabi niya po, ang layunin ay sa verse 16, in order that I might preach him. Ang ibig sabihin niya sa literal na salita, evangelize or proclaim the good news, no? Among the Gentiles. Sabi niya sa verse 16. So klarong-klaro, malinaw kay Pablo ano ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, bakit siya tinawag. Ganon din nawa sa bawat isa sa atin, no? Ang ipangaral si Kristo sa mga hentil, ang pagkakatawag po sa kanya kay Pablo. Okay? So kaya nga ho, binanggit niya doon sa Acts chapter 26 verses 16 to 18 kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesus mismo sa kanya. No? Sabi po sa NIV, I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles, to whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So klaro-klaro po, detalyado, sinasabi ni Jesus na ating Panginoon kung ano ang layunin niya sa pagkakatawag niya kay Pablo, si Kristo at ang kanyang ebanghelyo na nahayag sa atin at nakilala natin ay siya rin ipapangaral natin sa ibang tao. Sabi nga po niya doon sa Matthew 5:16, yun ang liwanag na ipinapakita o ipinahayag niya sa atin. Yun din ang magsisilbing liwanag na makikita ng ibang tao. Diba? Kayo ay ilaw ng sanglibutan ito. The light revealed to us will be the light that we will shine to others. Now, narealize niyo po ba ngayon na hindi tayo tinawag ng Diyos para maligtas lamang, no? Kundi tinawag tayo ng Diyos para maglingkod din sa Kanya. We are saved to serve, no? Malinaw po yan, okay? So ngayon, tingitingnan kasi natin mula sa sinabi ni Pablo sa bahaging ito ng Galatia o Galatians, kung ano nga ba yung ginawa ng Diyos, so ano yung mga ebidensya na makikita natin sa taong binago ng Diyos ang buhay o ang puso, no? Ano nga ba yung mga ebidensya? Number one, yung sinasabi nga doon sa verse 13 to 14, yung realization of the need for the gospel of grace, no? So nakita natin yan, yung unang ebidensya ay naroon po sa puso ng tao ang pagkilala sa laki ng pangangailangan sa ebanghelyo ni Kristo. Dito nagsisimula ang lahat. Pag wala ito, imposibleng matanggap natin si Jesus sa ating buhay, di ba? Itong Pasko, yun ang paulit-ulit ko sinasabi, nawa ganito ang mangyari. Mamulat tayo sa pagkilala sa laki ng pangangailangan natin kay Jesus. Pinatunayan po ni Pablo yung kapangyarihan ng tunay na ebanghelyo sa pamamagitan po ng pagbibigay diin sa klase ng buhay niya noon bago niya makilala si Kristo. Okay?
So, yung unang ebidensya, pagkilala po sa laki ng pangangailangan kay Kristo o sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang pangalawang ebidensya na binago ng Diyos ang buhay o ang puso ng isang tao, ay meron pong revelation of the light of the gospel of grace. Makikita niyo sa verse 15 to 16 na binasa natin ngayon, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo na bumago sa buhay at puso ng tao. Naroon ang kapahayagan ng liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Iyan ho ang ikalawang ebidensya. Yung dating bulag ay ngayon nakita ko sino si Kristo at anong laki ng habag ng Diyos at layo niya para sa atin. Now, sa verses 17 to 24, yung natitira na po, yan yung ikatlong ebidensya. Okay, ano po yun? Recognition of the power of the gospel of grace. Sa isang taong binago ng Diyos, naroon ang pagkilala ng ibang tao. Ibang tao, hindi ikaw. Yung ibang tao na nakakakita sa iyong buhay. Naroon yung pagkilala ng ibang tao sa kapangyarihan ng Diyos na bumago ng buhay sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Maraming tao ang makapagpapatunay sa nangyari kay Pablo. At nawa po, ganun din sa atin. Ibig sabihin lamang po nito, halatang halata na ikaw ay nagbago. Nahahalata nino ng iyong pamilya, una sa lahat. Pangalawa, yung mga kapitbahay mo, hindi mo na inaaway, di ba? Dati away ka ng away. O kaya yung mga kaibigan mo o kasamahan mo sa trabaho o sa eskwelahan o saan ka man pumupunta, nakikita, nahahalata. Hindi ba yung lumipas ng ilang taon, tapos pagkatapos ng mga isang taon, dalawang taon, magugulat yung kapitbahay mo, ay, Kristiyano ka pala. Okay, yung ganun, ano, ang sakit pakinggan nun eh. Kasi dapat nakahalata. Sa una pa lamang, unang araw pa nga lamang, o linggo ng ating pakikipagrelasyon kay Jesus, napapansin na po ito. Ano, hindi po ito kayang ipaliwanag ng gawa ng tao. Okay, nakahalata nila, pero hindi nila maipaliwanag ano nangyari sa'yo. Ang tanging nagagawa nila, nagpapatotoo sila na ito ay tunay na galing sa Diyos. Okay? Katulad po ng nangyari kay Pablo. Pagkatapos na magpakita sa kanya si Jesus sa daan patungo sa Damasco, sabi po niya, I did not immediately consult with anyone. Ibig sabihin po sa literal, talagang wala siyang nakausap ng mga tao. At ang binibigyan din niya rito, ang mga nakita niya at naipahayag sa kanya ay talagang galing sa Diyos. Okay? Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. So, yung ikalawang bahagi ng verse 16 and verse 17, yan ang sinasabi niya sa atin. Ang mensahe po niya ay hindi niya nilinaw sa ibang tao kahit sa mga apostol sa Jerusalem. Pumunta po siya sa Arabia upang maglaan ng oras sa ilan pang mga ipapahayag ni Kristo sa kanya. Tatlong taon po siya doon. Okay? Sa tatlong taon na yon, kinakausap siya ng Panginoon kung ano yung mga bagay-bagay na ngayon ay naisulat niya, nababasa po natin. Okay? Now, sabi nga niya doon sa verses 18 to 19, after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Okay? At nung pumunta na siya sa Jerusalem para bisitahin si Pedro, hindi po ito upang magtanong-tanong tungkol sa Ebanghelyo at pag-usap sila tungkol sa doktrina o magdebate sila. Ano. Ang salita pong ginamit ay visit. Visit. Ibig sabihin niya sa Griego salitang ginamit po kasi ay historio. Yan ho'y nangangahulugang pagdalaw sa layuning makilala ang isang tao. So ibig sabihin, ang dahilan ng lahat ng ito ay acquaintance or fellowship with another apostle. Okay? Hindi po yung makipagdiskusyon. Malamang po, ang pinag-usapan nila yung tungkol sa mission nila. Okay? Si Pedro tinawag ng Diyos para sa mga Hudyo. Si Pablo naman tinawag ni Jesus para sa mga Gentil. So yun siguro ang pinag-uusapan nila. At syempre yung mga karanasan ni Pedro kasama si Jesus nung panahong nabubuhay pa ang Panginoon. At yung karanasan din ni Pablo nang makilala niya si Kristo at nung siya nasa Arabia, siguro na ikukwento. No? Natural lang naman yun magkwentuhan. At 15 araw lang naman kasi ito. At si James lang yung nakita niya maliban kay Peter.
ni Pablo, yung mga isinulat niyang mga letters, no? Epistles. Yan, imposible yung galing sa kanila yon. 15 days lang sila nag-usap-usap. Bagamat pareho ang nilalaman ng kanilang sinasabi, di ba? Now, dahil sa mahalagang malaman ng mga taga-Galacia, yung totoong sinabi niya, sabi niya sa verse 20, in what I am writing to you, before God, I do not lie. Ito po isang panunumpa na tumatawag sa Diyos na sumaksi sa sinasabi niya, pananagutan niya sa Diyos kung nagsisinungaling siya. Kahit pa ipagtanong-tanong nila sa iba ang nangyari kay Pablo, marami ang makapagpapatunay nito. Okay? Hindi maididenay, halatang halata, no? Na talagang nabago ng Diyos si Pablo. Kaya nga sabi niya sa verses 21 to 23, then I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. They only were hearing it said, he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. Hindi po siya nagtagal sa Jerusalem. Nagtungo agad siya sa labas ng bansa upang ipahayag sa mga Hentil ang mabuting balita ni Kristo. Kaya naman hindi talaga siya kilala ng mga kapatiran sa Iglesia sa Judea, probinsya po ng Jerusalem. At naging balibalita na po na sa kanila yung nangyari. Okay? Maaari yung ilan, hindi po makapaniwala na ang isang dating umuusig sa kanila, pinapatay ang mga kapatiran, ay siya na ngayon nangangaral ng Ebanghelyo. Nabaliktad na at dumaranas ng pag-uusig ng mga taong laban dito. What was being passed around the churches is a great testimony to the power of God's grace. Tandaan niyo po yun. Kasi yung patotoo kung minsan ang nasesentro tayo, yung ginawa natin, hindi po ganun ang patotoo. Ang patotoo po ang pagtetestify, eh Diyos po ang kumikilos at nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga ang resulta noon, verse 24, and they glorified God because of me. Dahil sa nangyaring himala sa buhay ni Pablo, ito po'y nagresulta ng mas malaking karangalan at luwalhati sa Diyos. Kasi Diyos ang bida. Only the gospel of grace can transform the heart and life of sinners. Only this gospel na sinasabi ko natin ngayon can bring glory to God. Hindi po yung mga pinagagawa lang natin, ano. Dahil nga po dito, pinapakita sa buhay natin na wala nga po sa atin yung dahilan kung bakit nangyari ang pagbabagong ito. Ito po ay himala ng Diyos, gawa lamang ng Diyos. At dahil nga sa patotoo ni Pablo, eh kinilala po ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga nagsasabi siya o nasasabi niyang diretso, I am not ashamed of the gospel of God, sabi sa Romans 1:16. Now, tayo rin, sabihin po natin yan sa ibang tao kung anong laking pagbabago ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Hindi man kayo kriminal dati o drug addict, malaki po ang pagbabagong nangyari sa buhay ninyo nang makilala ninyo si Kristo. Ang pusong dating marumi, ngayon ay malinis na. Ang dating patay, ngayon ay buhay. Ang dating bulag, ngayon ay nakakakita na. Ipakita natin sa ibang tao sa ating buhay ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga magandang panahon itong panahon ng Kapaskuhan. Ito na po yung talagang hindi na tayo mahihirapang magsabi sa mga tao tungkol kay Kristo. Sabihin po natin na sa tuwing tayo ay magsasama-sama sa pagsamba, ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay, hindi po yung ginawa mo. Okay? Ulitin ko, hindi po patotoo yun. Ang patotoo ay kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siyempre sa pamamagitan mo. At nakatitiyak tayo ang Diyos ang tatanggap ng karangalan sa lahat ng ito. Purihin po natin ang dakila at mahabaging Diyos. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos kanyang mga salitang tinanggap natin. Sa malayo na sa
Sama natin ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Dakilang Ama sa Langit, kami po ay patuloy na namamangha sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya at nag-uumapaw sa aming buhay, maging sa aming bansa. Ikaw po ang Diyos na may hawak, ikaw ang may kontrol ng aming ekonomiya, at kami nabubuhay sa mga pangako ng iyong salita, O Diyos. Kaya po patuloy namin pinagkakatiwala rin sa iyo ang kapakanan ng aming mga kababayan sa ibayong dagat. Mga naiwang pamilya, Panginoon, ang pag-iingat mo ay kanilang kailangan. Tinataas ko sa iyo si Mila, si Daphne, si Charm, si Ems. Nilalapit ko sa inyo kanilang kalagayan, si Pastor Ben. Ganon din po si Meding, si Rosita, si Omeng, si Lynn, Carmelita, at si Ading. Kasama na rin si Cesar, at si Matan, si Elisa. Patuloy namin pinagkakatiwala sa kanila, sa iyo, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Panginoon, itinataas po namin ang mga may sakit. Sa mga oras na ito, bigyan niyo po sila ng kagalingan. Ipuin niyo po ang bawat isa. Tinataas ko si Marife sa kanyang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niya po ang kagalingan mula sa iyo, O Diyos. Safe travel para kay Carlo. Patuloy namin itinataas, Panginoon. Samahan niyo po siya sa pag-prepare niya sa kanyang biyahe patungong Canada. Nilalapit ko si Elsa, kasama ng kanyang mister, patuloy na kagalingan, kasama rin ang kanyang uncle. Panginoon, dinadalangin po namin, patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito. Tinataas ko si Angelica, tulungan niyo po siya, pag-iingat, Panginoon, pinansyal na provision, at maging comfort din at kalakasan sa buong pamilya. Tinataas ko ang Kanyete family sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na siyang provider. Patuloy niyo pong ipagkaloob, Panginoon. Ganon din po sa Guzman family, ang pagpapala mo sa buong pamilya, ang kalakasan at pagpapatawad sa isa't isa, Panginoon, ay dalangin ko po na yung ipagkakaloob ang patuloy na kagalakan sa kanilang mga puso. Sa bawat isa na nakikinig ngayon, sasamahan niyo po ang buong pamilya, Panginoon. Tinataas ko si Jason, ang kagalingan, Panginoon, sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, hipuin niyo po siya, pag-iingat at financial breakthrough sa Alfaro family. Nilalapit ko po sa inyo. Maging si Beth, itinataas ko, Panginoon, kanyang kalagayan ngayon at sa buong kanyang mga anak sa Miranda family. Pagpapala mo, O Diyos, ay patuloy mong ipagkaloob. Magandang kalusugan, Panginoon, panatilihin niyo po. At itinataas ko rin si Revy, patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay
Salamat po, ikaw ang Diyos na may kontrol ng Paharian family. Ang biyaya mo, Panginoon, ay kanilang tanggapin sa mga oras na ito. Inilalapit ko po sa inyo ang kalagayan po ng inyong gawain sa Hong Kong. Pinataas ko, Panginoon, si Pastor Amor sa kanila pong selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Pagbalain mo, Panginoon, ang JRM Hong Kong. Inilalapit ko po sila sa inyo sa mga oras na ito. Pag-iingat niyo po sa aming mga kababayan dyan sa Hong Kong, ipinataas po namin sila sa inyo. At ganoon din sa Japan, ang gawain po ninyo kay Pastora Liza, pagbalain niyo ang kanilang buhay, si Evelina, kasama po si Prechi, at maging si Marie, pinataas ko po, Panginoon, at kasama na rin po ang ilan sa kanilang mga kapatiran, Panginoon, na nagsasama-sama. Kalakasan po ninyo ay ipagkalob niyo sa kanila. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. At nawa po, lalo pang lumago, ang gawain po ninyo sa mga lugar na yan, sa ibang bansa, sa Kuwait, sa Dubai, sa Saudi Arabia. Salamat, Panginoon, na kayo gumagalaw sa buhay ng aming mga kapatiran at mga kababayan po namin na dinala po ninyo. Hindi lamang para magtrabaho, kundi merong misyon na ipakilala si Kristo sa mga lugar na yan. Dalangin namin na marami pa ang lalapit sa iyong paanan, magbubukas ng kanilang puso at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa lahat ng inyong ginagawa, Panginoon, sa mga panahon ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Gagalakan po talaga sa puso ko ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito lamang po sa ating bilang 1116 DXAS, your community radio. Mula po sa siyudad ng Zamboanga, isa lamang po kami sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Pastor Eman Aquino. Pansamantala nga pong nagpapaalam hanggang bukas pong muli sa ganitong oras at himpilan pa rin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat din kay Marlon Garcia, ang ating radio technician ngayong umaga. Sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. Si Jesus na